ang headlines noon, history ngayon dahil binog ang balita. Happy Friday, Pops World! Mga Pops, sa araw na to, April 30, taong 1910 ay pinanganak sa Tondo, Maynila si Levi Celerio. Na siguro kilala ng marami sa atin dahil sa kanyang natatanging talento sa paglikha ng musika gamit ang dahon. At ilang bestseller siyang lumabas sa mga TV show sa Amerika at nasama pa nga sa Guinness Book of World Records. Pero baka hindi alam na marami na si Mang Levi ang sumulat ng letra ng daan-daan sa mga pinakamamahal nating mga awitin. Ayon sa mga tala, aabot na daw sa 4,000 ang kanyang mga nasulat at daan-daan ang suwak sa bawat tema at okasyon. Love songs ba ka mo? Andyan ang saan ka man naroroon. Dahil sa isang bulaklak, gaano ko ikaw kamahal? Ikaw. At kahit konting pagtingin at napakarami pang iba. Ilan kaya ang mga humarana ng ating mga lolo o mga tito gamit ang dungawin mo hirang at o maliwanag na buwan? Ilang Pilipino kaya ang nahele sa mga titik ng kanyang obra na sinulat kasama si Maestro Lucio San Pedro, ang Ugoy ng Duyan? Marami sa mga sinulat niya, gaya ng Ako ay May Singsing, Waray-Waray, Itik-Itik, Pitong Gatang, Ang Pipit, Kalesa, ay mga naging klasiko na folk songs na. At ilan sa atin ang nangaruling na kinakanta ang Pasko ay Sumapit? At Pasko na naman. Hindi na rin mabilang ang mga sinulat niya ng mga theme songs para sa mga pelikula. Wala love stories, komedya, action, mga adult theme, at iba pa. Ayon sa marami niyang nakatrabaho, kaya daw ni Mang Levi na magsulat ng kanta sa loob lamang ng 20 minutos gamit lamang ang ballpen at papel sa kaha ng sigarilyo. Kaya naman, noong 1997 ay ginawad kay Levi Celerio ang National Artist Award for Music and Literature. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, nagtrabaho siya bilang violinista sa ilang hotel bars at restaurants sa QC. Pumanaw si Mang Levi taong 2002 at nakahimlay sa libingan ng mga bayani. Noong 2018, sa 108th anibersaryo ng kanyang kapanganakan, ay naglabas ang Google ng doodle sa search page nito in honor of Levi Celerio. Wala na nga si Mang Levi, mga Paps. Pero ang kanyang mga iniwang mga obra ay habang buhay na tumatak sa ating mga alaala at forever nating kinakanta. Patunay sa kasabihan na maikli ang buhay pero ang sining ay habang buhay. At yan ang headlines noon. History ngayon, may replay ang tadhana dahil bilog ang balita.